Alam po ba ni Mayor to? Utos ba ni Mayor to? Si Mayor mismo nagsabi na private property to, pati ang City Hall, ang public market, buong pinagbuhatan. Pirmado ni Mayor bilang nakarating kayo mananakot. Sa alakit ang Mayor to. Alakit ang Mayor. Dikahan tayo. Alam ba ni Mayor tong pinagagawa po ninyo? Hindi alam ni Mayor to. Maniwala kayo. Kapangyarihan lang pinairal dito. Inatigan niya kami ng MCRPU eh. Tapos kayo lang. Mismong Eastern Police District, katabi ng City Hall. Pinakita namin yung documents namin. Alam mo, alam nyo po, madaming nagkuha dito, nagpalista ng mga ano, para alam nyo lang, kasi naniwala sila doon sa documents namin. Diyos ko. Banggitin mo si Bongdil, yun ang ano, nangunguna. Bongdil yun po ang nangunguna po rito. Actually, siya rin po yung nagtanggal ng mga tarp namin dito, galing po sa korte. Iwan nyo na lang ho. Ay, huwag yung dalhin. Kasi ginastusan namin yan. Huwag yung dalhin po yan. Huwag yung dalhin ho yan. Makakasuhan po kayo, sige. Huwag po yung dalhin yan. Sige, kunin nyo po yan, dalhin nyo. Makakasuhan kayo. Sa korte tayo mag-aharap. Yung mga nakahiga daw, kukunin yan. Sige, kakasuhan talaga kayo. Yung mga nakahiga daw, kukunin pa yan. I-focus yan. Hoy, videohan kayo, mag-video kayo kasi kukunin daw yung mga yan. Bilang ba yan? Bilang yung mga... Bilang lahat yan, bilang. Kaso, ang harap tayo sa korte. Sige, kunin nyo. May pag-ano, papuntaan kayo. Alam nyo. Sige, kunin nyo yan. Sa korte kayo, harap. Kakasuhan lahat yan. Kakasuhan lahat yan, mga yan. Kakasuhan lahat yan. Bilang lahat yan, kung ilang items yan. So, per piece. Per piece po yan. May count po yan. Kung saan yung anong kasong dapat ikaso sa inyo. Si Bongdil yun, siya yung din naghakot ng tarpaulin. Siya din yan. Isa lang yan. So yung kinasuhan siya ng kinakasuhan siya ngayon ng ombudsman, hindi pa niya alam. Yung kausap mo. Ayun oh, ayun oh. Siya yung ng action line. Ayun oh, ayun oh, yung naka-jacket. Grabe lote oh. Tagig to ah, tagig to ah. Inaangkin ng Pasig. Kuno, pero I'm sure hindi to alam ni Mayor. Hindi nila pwedeng galawin yan. Magpo-produce milyon ang kapalit niyan. Diyos ko. Kung sino man ang nag-utos dito. Nagkaroon ng komosyon sa nagpayong barangay pinagbuhatan linggo ng umaga matapos na may grupo ng mga pribadong individual ang binakuran umano ang lupang pagmamayari umano ng gobyerno na planong patayuan ng istruktura para sa mga Pasigenyo. Matapos pakiusapan ng action line na lisanin ng grupong Far East Community ang lugar, ay hindi pa din umano umalis ang mga ito kung kaya't mismong ang action line na ang nag-alis ng mga inilagay nitong bakod. Ayon kay Bong De Leon, hepe ng Action Line Division, ang nasabing lupa ay tunay na pagmamayari ng lokal na pamahalaan. Binanggit din niya na may ulat na may nagbebenta umano ng rights sa nasabing lupa sa ilang mga individual sa halagang 5,000 piso pataas. Nakakaalarma na umano ang sitwasyon kaya't kailangan ng agad na aksyonan. Ito ay alinsunod sa isang tawag ng mga concerned citizen dito sa barangay pinagbuhatan na kung saan na yung property ng City Government of Pasig ay inokupahan daw ng mga pribadong individual at naglolote-lote. Kung makikita mo kanina, inabot natin may mga barbed wire na nilolote-lote na. Eh, ito po ay may authority na ang City of Pasig at pag-aari na po ng pamahalaang lungsod at meron na po inaayos na proyekto para dito. Kaya kanina, pagdating namin, pinakiusapan po namin sila na ito po ay pag-aari ng gobyerno at kanila pong alisanin at alisin yung mga inilagay nila sapagkat hindi po ito private property. At nilagyan po nila ng no trespassing private property. Eh may nakalagay po ditong city government property po.
Eh, kaya kanina po, nung dumating tayo dito, kinausap natin yung alleged leader nila na babae kanina. Kinausap natin, eh, hindi talaga, medyo matigas. Sabi ko sa kanila, bigyan ko kayo ng at least additional 20 minutes o 30 minutes para mag-voluntary vacate muna, alisin. Eh, hindi po sila pumayag. Kaya nung inaalis po namin, eh, merong resistance. Humingi po kami ng tulong sa barangay kay Kapitan Robin at sa ating kapulisan para masiguro lang yung security ng ating mga personnel sa Action Line Division, sa clearing. At kaya mapapansin ninyo, kinumpis ka namin yung mga nilalagay nila kasi hindi lang ito yung una o pangalawa, pangatlong pagkakataon. Marami ng beses. Binabalik naman namin sa kanila, pinapatanggal lang namin. Pero ngayon kasi iba na. So marami ng involved na individual at nakakarinig tayo allegedly na may mga bayaran na 15,000, 30,000 hanggang 50,000. So hindi naman tayo po pwede na hayaan lang natin na maloko yung ating mga kababayang Pasigueño. At meron din daw mga naloko na mga kawani ng ating pamahalaang lungsod, pati po yung mga sa kabilang Karatig siyudad, yung Taguig. So kaya inaksyonan na po ng ating lungsod ng Pasig. No? Kaya kung sakaling meron po silang mga hinaing, nais nilang magtanong o humingi ng tulong, bukas po ang ating City Legal Office para alamin po nila yung legal na proseso po at para malaman nila na ito po ay pag-aari na ng pamahalaang lungsod. Allegedly, meron daw leader dito, parang asosasyon, na siyang nagbibigay ng parang rights o dito sa lupa na ito. Kaya kaagad kami nga tumalima agad ngayon. Kasi yung ngayon, yung dati, okay pa eh. Tinitignan-tignan lang nila. Pero ngayon talaga may bayaran na daw. Allegedly, yun lang ang ating nakuhang info. Kaya iniimbitahan nga namin sila sa barangay, ayaw naman nilang sumama para maklaro natin once and for all. Makapaglabas sila ng dokumento nila at maipakita rin namin yung dokumento namin ng ating pamahalaang lungsod para maipagbangga natin yung dalawang papeles na malaman nila na ito po talaga ay pag-aari na ng pamahalaang lungsod. Actually, last year pa ito eh, bago mag-eleksyon, nagkakaroon na ng mga ganung haka-haka na ito po ay ibinebenta, binibigyan ng rights ni lolote-lote ng mga 20 square meter, 25 square meter. At kailangan magbigay sila ng 5,000, 15,000, 20,000 na reservation. Na-actionan na natin yun eh. Kaya lang, siguro after ng mga tatlong beses ng ganun, hanggang limang beses, hanggang pitong beses, ngayon kasi very alarming. Ang dami na nila, mga naka-uniform, tapos yung barbed wire nila, mga bakod nila, talagang mga matitibay na. So hindi naman tayo papayag na palalakihin pa natin at mahihirapan kami mag-alis dito. Kinausap natin hanggang kanina po, pagdating namin dito, madaling araw daw po, alas 3 po yata nung nagsimula silang magbako dito, alas 2. Kaya pagdating namin kaninang umaga, pinakiusapan ko po hanggat maaari, ako na pong personal ang bumaba. Inausap ko yung mga leader kasi yung iba doon ay kawani. O, ng kawani ng Bantay Pasig, kawani natin sa City Hall, mga member ng NGO. Ipinaliwanag ko po na ito'y pag-aari ng gobyerno. Pinoproteksyonan lang po namin. Kung meron silang katanungan, hinaing, o nais silang humingi ng tulong sa amin, bukas pa. Hanggang ngayon po, kahit na nakumpiskan namin niya, nagkaroon tayo ng konting hindi magandang sitwasyon, bukas pa rin po ang pamahalaang lungsod sa pamamagitan ng aking opisina at ang opisina ng LMRO, yung ating Land Recovery Management Office. Bukas po kami para maipaliwanag po sa kanila yung totoong nagmamay-ari talaga dito. Hindi namin sila pinahihirapan o inaagawan ng lupa. Hanggat maaari nga, gusto namin na ang lahat ng Pasigueño magkaroon ng kanya-kanyang pabahay. Mayroon silang ipinapakitang papel sa akin. Eh, gusto ko sanang tignan. Ayaw naman nilang ipahawak. Gusto nila hawak nila. Eh, medyo hindi kami magkakaintindihan kasi paglalapit ako sa kanila, ayaw naman namin, security purposes, ayaw naman ako palapitin ng mga kapulisan at ng ating security ng barangay. Kaya iniimbitahan ko sila sa barangay, sana mag-usap. Ayaw naman po nila, basta ang gusto nila, umalis kami rito, hayaan namin silang magbakod kasi po, private property daw, hindi naman po pwede. Kaya ang pinoproteksyon namin dito ay pag-aari ng gobyerno, ang proyekto ng pamahalaan. In the interest of public service, sabi ko sa kanila, baka pwede, pansamantala, wala munang bakod. Alis muna tayo dito, usap tayo sa barangay, eh hanggang sa ngayon po, hanggang kayo yung nag-i-interview, eh hindi ho sila sumusunod sa lokal na pamahalaan. Kaya napilitan na po akong alisin yung mga ibinakod po nila. Ang ilan sa mga kasama sa naturang grupo, kawani din daw ng gobyerno. Meron daw po dyan na dalawa o lima, hanggang lima, tatlo, hanggang limang kawani. No, kaya lang biniverify pa ho namin, syempre hindi naman namin pwede basta naman siya kundinahin. Siyempre, baka mamaya isa rin siya sa mga naloko o isa rin siya sa mga napaasa, no? Kaya iimbestigahan namin niya, kakausapin namin yung hepe niya, kakausapin namin yung opisina kung saan siya kabilong para maayos namin kung ano man yung problema at matulungan siya ng lokal na pamahalaan. I-inform natin ang ating city administrator regarding dito, pati ang city legal para naman na makausap sila. Hanggang ulitin ko po,
Hanggang ngayon po, kung nakikinig yung kanilang mga leader diyan, hanggang ngayon po, bukas ang pamahalaang lungsod, kami po ay handang ipaliwanag sa inyo ang katayuan ng lupang ito na sinasabi ho natin na pag-aari ng gobyerno. Talagang poproteksyonan po natin ito sapagkat na nakahanda na po yung proyekto dito sa Barangay Pinagbuhatan. Sana po maparating po sa kanila kung mai-interview nyo sila. Bukas po ang ating pamahala, kahit ngayon hanggang maghapon, hindi ako aalis sa opisina. Haantayin ko sila, makipag-usap sila sa opisina ng Action Line para ma-endorse ko po sila sa legal office, sa LMRO, yung ating tinatawag na Land Management Recovery Office, para at least alam nila kung ano ba totoong istorya po dito para hindi sila naliligaw. Paniniwala ng Far East na wala silang nilabag dahil alam nila kung sino ang tunay na may-ari ng lupa. At pinangalan ng ito ay si Victoria Rodriguez na pinanigan umano ng korte. Handa umano silang makipagharapan kay Mayor Vico Soto para mapakita ang kanilang mga dokumento. Pinabulaanan din nila ang sinabi ni De Leon. Kami po ay humarap sa inyo sapagkat may nais lang kaming lilinawin at gusto rin namin sanang mabigyan ito ng solusyon. Kami po ay napadako sa loteng ito sapagkat hawak po namin yung dokumento. Nakaprocess po ito na sa loob ng 5 taon. Wala pong alam ang kahit sino maliban sa mga miyembro. At ito nga, marami po kaming katibayan dito. May mga sulat po kami sa opisina ni Mayor. Pero hindi namin alam kung ito ba'y natatanggap ni Mayor. May pirma din po dito, may transmittal din po kami na napinirmahan po ni Vice Mayor. May court notice po kami. Mayroon din po kaming letter for a permit of fencing. Pero hindi po kami sinagot sa loob ng 10 araw. At kaya po kami ay napadako na po rito sapagkat tiwala po kami, wala po kaming nilabag. Wala po kaming nilalabag sapagkat ang loteng ito ay pribado. Alam po namin kung sino po yung may-ari sapagkat ang dokumentong original ay kaya po naming ilatag ito kung inyo po kaming hahamunin. Kaya sa hapong ito, ikinagulat namin, bigla pong dumating yung Action Line, Mayor, sa pangunguna po ni Mr. Bong De Leon. Actually, kinasuhan na din po namin siya sa ombudsman. Kinasuhan na rin po namin siya. Pero siya po pa rin yung nanguna para po tanggalin yung aming fencing, yung aming pong pagbakod dito sa lugar ng bakanting lote. At hinintay niya yung signal. Hindi ko alam kung kanino galing yung signal, Mayor. Tsaka niya isinagawa po yung pagbabaklas ng mga bakod dito. Hindi po kami nagbigay ng anumang reaction o negatibong reaction sapagkat alam namin kung ano yung pinanghahawakan namin. Ngayon, niling po namin, Mayor, na kung hamunin niyo po kami para po sa dokumentong legal, maari po kaming humarap sa inyo at ilalatag po namin ito. At tulungan niyo po kami at nais po namin ang mapayapang solusyon, mapayapa na pamamagitan po ninyo. Para sa ganun ay kami naman din ay mapayapa na magbakod po dito. Ang may-ari po na naideklara ng korte at kinatigan ng korte, walang iba kundi si Madam Victoria Malubay Rodriguez po. Siya po yung kinatigan ng korte para i-vacate po yung mga i-recover niya, yung mga bakanting lote na natitira para sa kanya. Kaya niya pong i-provide yung mga original documents, yung kanya pong mother title, yung kanya mga yung kanyang blueprint, lahat po na nais niya pong hingiin sa kanya, kaya niya pong i-provide ito sa original na mukha. Kaya hamunin niyo po kami para po dito at ilalatag po namin sa inyo. Hinihingi daw niya sa amin yung permit. Hindi naman dokumento ang hinihingi niya, yung permit ng fencing. Yun po yung hinihingi niya sa amin kanina. Ngunit ang pinakita talaga namin ay yung letter for official building official. Pinakita po namin yung letter na yon pero hindi po nag-reply ang official building sa fencing permit. Pero ayon sa batas na ginawa po ng dati nating Pangulo,
within 5 days na hindi po sila tumugon o nag-reply, maaari at automatically na maaari naming i-implement kung ano man po yung activity na naayon sa legal na proseso. Kaya po kami ay lakas loob na nandito po. Matagal po namin hinintay, fencing permit, hinintay po rin namin yung iba pang mga documents. Matagal na po namin plinano ito, last year pa. Opo. Kaya lang, hindi namin talaga pwedeng isupubliko yung mga ganong plano kasi marami pong nagki-claim sa lote na ito. Marami pong nagpaplano sa lote na ito. Mensahe nila kay Mayor na handa sila sa kahit anumang maging hamon nito. Mayor, we have the trust in you. Tiwala po kaming lubos sa inyong puso, sa inyong paniniwala. Kaya ka namin minamahal. Kaya kami ay may matatag na paniniwala na hindi mo kami ituturing na o i-discriminate. Dahil alam namin nasa panig ka ng katuwiran, nasa panig ka ng katotohanan, at gusto mo talaga na, at hindi ka po gahaman. Yun na lang po yung kataga na yun. Hindi ikaw ang pinuno na alam naming nangangamkam ng kung ano-anong mga lote na illegal. Tiwala kami dyan sa'yo, Mayor. Kaya kami po ay panatag, payapa, sapagkat sa katangiang taglay mo. Tulungan niyo po kami, Mayor, kung ano po yung hamon ninyo na nais mong makita sa amin. Kami po ay very, very willing po na humarap sa inyo at ilalatag po namin anuman po yung mga papel na nais nyo pong makita. Salamat po, Mayor. Ngayon pa lamang po, nagpapasalamat kami na may kapayapaan sa puso dahil alam namin na kami po ay nasa panig ng katotohanan. God bless you po. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.